Anay, ana, bakit si Ate Marisa ay nakakadena? Nananakit. Tsaka? No, mahirap pa ka, alam pa sa ako sa saan napunta. Namamasok sa bahay na may bahay. Siyempre nakakahiya. Ayun. No, hindi kanya. Mm-mm. Hindi naman matupuhan at wala sa sarili. Ayan yun eh. Baka sakali. Magbabaka sakali tayo kay Rapi Tulpo, kay Kuya Tekram, Bal Santos Matubang, Kalinga Brab. At baka sakaling matulungan ang sitwasyon niya ni Ate Marisa. Marami nga nagsasabi sa akin dahil ano Pero mag-alala at baka po matulungan tayo. Ako po ay gagawa ng pamamaraan para matulungan kayo. Pinagpabahay. Marami daw mga kung ano-ano. Nay, ako na iuwi na ha. Maraming maraming salamat sa inyo ha. Diyan at si Ate Marisa ay nakakain na. Tapos na, no? Nakakain na si Ate Marisa. Marisa, naubos mo baga pagkain mo? Ayun, naubos. Ayan. Naubos. No, naubos ang pagkain ni Ate Marisa. Uwi na ako, ha? No, nabusog ka? Ayun, nakalingap mga kasado. Andito po yung nanay ni Marisa at ating kausapin ng saglit. Ano? Ito na si nanay. Nanay, sa pang-araw-araw niyo pong buhay, ano po yung sitwasyon niyo ni Ate Marisa? Yan, minsan inauwi ako sa bayan, nangihingi sa mga kasamahan. Tapos? Tapos yan, pagka walang ano yan, nangihingi ako kanya sila. Eh, ilan taon na nga po kayo? 61. Tapos ang trabaho nyo ay? Mangayas. Alin dyan ay? Alin dyan? Yeah. Mangayas, magkamas. Lapitan nyo nga kung alin dyan ang trabaho nyo. Yan po si nanay. Ayan po. Nagkakayos lang ang trabaho ni nanay. Ano? Ayan. Ayan. Tapos, magkano po ang isang walis pag nakayos nyo? Minsan ay 20 lang. 20 ang isa? Hindi pare-pareho. Merong 15, merong 20. Parang magkano mura. Magkano ang maangkat ako ng walis? 20. So, bumula 5 piso. 5 piso. Sa maghapon po, ito po ba ay makakailang walis na? 8 lang ang iyan. 8 pirasong walis. Oo, 8 pirasong walis. Tapos, ibebenta nyo pa po? Ibebenta pa. At pag nabenta, saka pa lang kayo bibili ng ulam at mga bigas. Ulam, pag bigas. Ano namang nabibili yung ulam noon sa accounting yun? Pinapa. Pinapa lang. Pinapa, lamis, kamatis. Kamatis, ganun lang. Kaya kalimitan, wala kayong ulam. Ako na ang tutuin. Kaya si Ate Marisa, kumakain talaga walang ulam. Nadatnan ko kahapon si Ate Marisa, walang ulam. At sabaw tubig lang. Ganito na si Ate Marisa ay pakainin nyo dun sa tamang plato. Oo nga. Marami na akong gayong pinagpakain. Ayan nyo. Kung nabasag, ako ang bibilhan ko kayo ng plato. Ha? Okay. Bibilhan ko kayo ng plato. Basta si Ate Marisa ay dun nyo pakainin sa plato, sa tasa. At kung mababasag, ako ang bahala. Papalitan natin. Papalitan natin kung ano man yung mabasag ni Ate Marisa na platong plastik. Kung nabasag pa yung platong plastik, bibilhan natin. Ano? At gusto ko si Ate Marisa ay makakain doon sa tamang kainan at maging maayos dahil kawawa si Ate Marisa, naawa ko kay Ate Marisa. Kaya gusto ko siyang tulungan kahit sa pang-araw-araw. Kaya naman ako nagsisitaga, nahihiya na rin naman ako magpahingi-hingi ng pinggan. Baka sabihin mo, hindi, ako bahala na. Kung ano man yung mabasag, bibilhan ko. Bibilhan ko kayo ng pinggan. Ako yung nakapera, bibilhan ko kayo ng pinggan, ha? Kapag kaya, awag! Wag na ako nang magkakayas at maglalaklak. Magkakayas daw ang kanyang mga apo. Huwag na ako siya sa anin niyo. Ito ba ganaan yung mga apo niyo? Oo, lahat ay apo yan. Lahat apo niyo? Ilan ang apo niyo? Diyan ay anim. Anim, kakunti. Anim pala. Dalawa. Nasaan nga po pala ang anak ni Ate Marisa? Nasaan niya, sa Mabitak. Sa Mabitak? Sa kanyang asawa? Mm-mm. Doon. Magaling naman mag-alaga. Kailan po uwi asawa niya? Baka sa 24 naman. 24? Sana maabutan ko si Kuya. Yan si nanay, ano? Nanay, ako'y tutuloy na nanay, ha? Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. May na-order ng walis eh.